programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Zoe! Ano rin? Excited ka na ba para sa Mount Fuji? Ano rin? Baka hindi na ako sumami. Habang nag-i-enjoy nga itong sina Annalyn at Lynette, nakasama itong si RJ, ay dito naman nakumuha ng pagkakataon itong si Zoe na matawagan ang kanyang ina na si Moira. At dito nga na ibinalita ni Zoe kay Moira na ngayon ay kinasalukuyan ng kinausap ni Giselle ang Philippines Embassy para dito kay Moira upang mas mapabilis ang pagbalik ni Moira dito nga sa Pilipinas. At dito naman na sinabi ni Moira kay Zoe na hindi na nga daw siya babalik ng Pilipinas. At dito nga na sinabi ni Moira kay Zoe na kailangan daw nilang magkita upang isama niya ito si Zoe sa kanyang pag-alis ng Japan. At dito nga na biglang dumating itong sina Lynette at Annalyn at kinausap itong si Zoe na kung excited na ba daw ito na pumunta sa Mount Fuji. At dito nga na humingi ng pasensya itong si Zoe na baka raw ay hindi na siya makakasama dahil medyo sumama daw ang kanyang pakiramdam. At hindi naman naniniwala itong si Annalyn na yun ang dahilan ni Zoe. Sabi pa ni Annalyn na baka may ibang pupuntahan itong si Zoe at makapagkita sa kanyang ina. At sumagot itong si Zoe na hindi daw niya pipilitin maniwala itong si Annalyn at Lynette basta hindi daw siya makakasama na mamasyal sila dahil sa kanyang pakiramdam na masama nga daw. Pero may ibang plano pala itong si Zoe. At ito na nga, makipagkita dito kay Moira upang balaan nga ito na alam na ni RJ na nandito sa Japan itong si Moira. At kinakailangan na niyang tumakas na sa ganon ay hindi siya mahuli dito nga ni RJ. At dahil sa tindi ng pagdududa ni Annalyn na baka nga makipagkita itong si Zoe sa kanyang ina dahil hindi nga niya ito matiis. At tama nga ang hinala dito ni Annalyn habang nagkausap nga itong si Moira at Zoe ay dito naman na nagpakaina ito at gustong gusto niya makasama ang kanyang anak na lisanin nga itong Japan at magpakalayo-layo. At dito rin na biglang dumating itong si Annalyn sa kanilang likuran. At dito na sinabi ni Annalyn kay Zoe na tama nga siya, na traitor pala itong si Zoe kaya nagpupumilit pala siyang sumama dito kay RJ dahil yun pala ang kanyang binabalak na makipagkita at tulungan ang kanyang ina na makatakas sa batas. At dito naman ang mariin na tinatanggi ni Zoe at nagmamakaawa na huwag daw ipaalam kay RJ ang kanyang nakita na kausap ni Zoe itong kanyang ina na si Moira. At hindi naman hahayaan ni Annalyn na makatakas nga itong si Moira kaya mapipilitan nga itong bumalik ng bansa dahil ngayon ay alam na ni Carlos na itong si Moira ang nag-utos sa pangluloob ng bahay nila ni Lynette. At hindi lang iyon dahil si Moira din ang nagiging dahilan kung bakit dumaranas ng trauma at stress itong si Lynette dahil sa mga nang loob sa bahay nila at patuloy pa rin na tinatakot itong si Lynette ngayon. At malaki rin tulong ang pagbabakasyon nila dito sa Japan dahil pinayagan nga ni Carlos Benitez na makasama itong si Lynette dito sa kanyang anak na si Annalyn. At nangangako naman itong si Lynette na kapag pagbalik na nila sa bansa ay sisiguraduhin nga ni Lynette na hindi na nga daw siya magkulang ng oras at panahon dito sa kanyang anak dahil tila napababayaan na nga daw niya itong kanyang anak na si Annalyn. At iniintindi naman ito ni Annalyn dahil nga may asawa na itong si Lynette at ito na nga si Don Carlos. Kaya yan naman ang ating pagkatutukan kung kaya bang patawarin itong si Zoe dito ni RJ at Annalyn na ngayon nga ay nakipagtulungan siya kay Moira na makatakas at makaalis ng Japan. Yan po at marami pong salamat ulit sa inyong pananatiling panonood.